meron siyang ano tawag mo dito? Yung ano eh, yung dinulunok, yung Daytona's Welcome. Ah, so magiging mahirap welcome, ito yeah. for the EXP lane for Wado. Tulad nga sabi ko si Jing Kang, not so much into the pag tank ang usapan, more onto the support hero siya. Pag tank, talagang kay Johnson. Parang ganun. Kumbaga basang-basa na ng mga teams na parang, okay, Jing Kang, more onto the JS. Kung tinanggal yung JS, mapaforce out yung mga supports like Diggy and Angela. So, ngayon, ang dami posibleng combos here for DJ Quantum. Meron silang Karina, meron din silang Angela. So, pwedeng pumasok dito si Panha. Get in some kills, get in the burst. Lalo na yung ano, yung katapat lang naman niya Nathan, malambot ito, pero it's going to be the Ruby pick for Senpai. Maganda ito eh, lalo na ano, may Pakito, may Karina that needs to do the dive. So I think Immunity KH may sagot naman sila sa anong posibleng mangyari dito for the side of DG Quantum, anong posibleng mga parang setups na magagaling sa kanila. Pero a lot of folks from all of our teams, Vince G, na sobrang low on health na dito si Deja Poy Poy. And in terms of laning, speaking of Deja Poy Poy and Sakura, ang interesting na ito, pwedeng makopia ni Sakura yung ultimate dito ni Deja Poy Poy. Yung Feathered Airstrike, di ba? Para sabi na, sige, hindi natin, yep, ayaw natin gamitin yung Eve, hindi natin type. Sige, kopyahin na lang natin yung Farsa, since ano naman. Open, sige, open natin yun, pero kopyahin na lang natin yung ultimate. Pero look at TYY, low on health dito. Dalawa sila ni Deja Poy Poy. At yan, oh! Mga ni Pana, we'll get the first one. Goes for the double kill. At DJ Quantum winning in that trade. Napakaganda ng pasok doon ni Panha. Calculated na calculated. Ayan, isa pa yata dito. Maging triple kill ba yan for Panha? At medyo nag-lag yung aking screen. Hindi ko sure kung ano nangyayari. Pero it looks like Panha buhay will pa, be going. Pa. Okay. So ayun na nga. Feathered Airstrike will be utilized by Sakura. Pero it will not reach out into Senpai's Mossdak. Ang hirap pa sa akin ng IGN niya. Pero I hope Burger King is okay. Babalik na lang siya dito pag okay na. Ayan, pero eto na. That, okay, you're back. Kasi medyo nag-lag yung screen ko konti. Minsan kasi ganun talaga nangyayari. I think yung players din naman na-experience nila yan. Pero good start for DJ Quantum. Lahat ng kills napunta pa kay Panha. And this is classic Panha na Panha Jing Kang combo. Kasi sometimes when the Johnson is open, we see Jing Kang Nadja combo. Pero ito, speaking of Nadja, chalk down reload dito by Senpai and TYY. Kalahati ng kanyang buhay. Kailangan niya mag-recall. At habang ngayon, ang ating Senpai OP and even TYY rotating to the gold lane. Nandito si Valentina, pero meron siyang I Am Me. Ang kanyang ultimate na pwedeng kopyahin dito. Mind you, level 5 na tong si Sakura. Pwede rin sumanib dito ang ating Angela, si Jing Kang. So, I think in terms of the laning phase, okay na okay pa rin naman ang DJ Quantum. You can see the level gap dito sa gold lane. Ngayon palang nag-level 4 ang ating Farsa Deja Poy Poy, habang si Sakura full on the aggressive. Nandito na si Panha and Jing Kang, mapapa wings by wings dito si Deja Poy Poy. Napa Feathered Airstrike na naman dito si Panha with the Hearts Guard, makakapasok and gets the kill, and that is a killing spree para kay Panha. Sabi niya dito, kahit wala akong Fanny, kahit wala akong, tanggalin niyo yan lahat, meron pa akong hero, kayang-kaya ko rin ma-execute ito. And that's actually the beauty of it. Binigyan dito ng DG Quantum ng space Panha into the top lane. And it looks like sabi nilang Infinity KH, sige, kunin nyo na lang yung gold lane. Dito naman we will be harassing Wado, pero mukhang kaya-kaya niya. May sustain though dito from the side of Infinity KH, although they are chunking down the tower. Really low na rin dito si Wado, pero pumasok dito si Nadja na konti pa lang din yung damage niya, since hindi pa naman siya ganon sa ano. Oh, pero no. Wow, OP gets taken down by Wado. Okay, pero may kill. Sagot rin naman dito ang Impurity. Double kill though. 2-for-1 trade in favor still of DG Quantum. Nagamit na rin yung Detona's Welcome. Oh my goodness! Teka lang, si Sakura pala yun eh. Na Detona's Welcome. Ang sariling barats ng Impurity Cage. Kinopia pa nga. Tingnan mo ba naman yan? Yan ang advantage. Grabe. Sabi nila dito, sige, walang side laner, ha? Walang tank. Okay, ako na lang yung tank, sabi ni Valentina. Pero here we go. The turtle that's sent by with I am offended. Pero nandito na yung heart guard by Panha. Oh, no. Makakapasok. Makakuha na kill dito si Sakura. Boom! Low on health. Low on health na rin dito si OP. Mapapatakas. Why? Look at the heal coming in from TYY. Meron din heart guard dito. Hindi na rin. Nakapasok ang ating boom with the Detona's Welcome. And after that, on the full retreat dito, ang Impurity KH as DG Quantum will be trying to secure in, or they actually will be getting this free turtle. Medyo malayo pa yung Impurity KH dito. Grabe, no? Hindi sila nag-hesitate mag-extend. Kung alam nila na kaya nilang kunin yung kill. Even that play coming in from Sakura, it was really, really on point.
Binuhin mo winelcome ni Sakura si Detona sa sarili niyang ultimate, ano? Napakasarap, no? Ipinaramdam. Sinabas niya sa pader and almost like that. Muntik nila mapatay doon si si Boom, pero hinabol nila si Boom doon at napatay. Pero si Senpai hinahabol na dito ni Sakura. Oh, no. Pana just getting that kill. Sino susunod na target nila dito? This is not gonna look good because Quantum is not even threatened to at least extend. Hindi sila takot mag-extend because alam nila yung galaw nila dito, Burger King. Hindi sila nag-hesitate because they have a game plan. Pana, with that painful normal attacks talaga, ang sakit eh. Oo, and to be right honest ha, DJ Quantum kahapon, di ba, they suffered 2 losses in the group stage. At syempre, after that, no, magkakaroon sila ng regroup. Magkakaroon din sila ng usapan na parang, okay, what went wrong? Anong kailangan natin improve? And it looks like DJ Quantum right now, hindi pa rin sila na-tilt sa mga games kahapon. They are really, really looking to fight back. And syempre, malaki rin yung kailangan nilang patunayan kasi, di ba, first runner-up sila dito sa top class. Look at that Sakura. Mapapaflicker out dito as the Valentina. Pero dito na si Nadja with the turtle buff habang ang ating Jinkang waiting for that heart guard. Kahit kanino man, pero dito na yung buong tropa ng Impunity KH. 4 members onto the top side. Napakakunat na rin ang ating Barats. Full stacks po yan, guys. Full stacks. Not to mention, nandito na rin si TYY with the possible heal. So ngayon, Sakura has copied the ultimate here of TYY. So that's gonna be the heal that will be coming in from DJ Quantum as well. Senpai goes in with the I'm Offended onto Wado. Nandito na rin yung heart guard kay Wado. Pero look at Nadja going in with the Order of Villains. Mapapasuntok na rin dito si Wado. Mapapasuntok. Isa pa daw. Pero may Feathered Airstrike grid onto the backlines by Deja Poipoi. Pero pumasok si Panha out of nowhere. And syempre, tingnan mo ba naman, sabi din dito ng DJ Quantum, meron kayong Aces, meron din kami yan. May Farsa kayo, meron din kami yan. May Barat kayo, meron din kami yan. And it's all thanks to Valentina. And now, DJ Quantum, they have a 6K gold lead over Impunity KH. 1K lang dito yung Impunity KH. Hindi pa totally nag-activate dito yung power spike ni OP as this Nathan na pop-up niya yung entropy. Nandito si TYY, hinahabol ni Panha, and that is a monster kill for Panha. Boom, goes in for the stones. Welcome. Nandito si Wado. Si Wado yung sinunok dito, pero wala siyang damage output. Ang sakit na rin, no? Pero OP does get a double kill though in the process, taking down Wado and Sakura. 2-4-3 trade still in favor pa rin of DJ Quantum. Napatong na rin dito ang ating Angela with the heart guard onto Panha as they are slowly taking in tower after tower. 7-0-3 ang KDA ngayon ni Panha, habang Impunity, they are really struggling to find that opening. Kahit papano, no, Vinci, nararamdaman na rin ng Impunity KH yung konting power spike ng ating Nathan, si OP. And right now, quick pause ulit from the side of Impunity KH. Sobrang tindi. Early game, nag-landslide doon si Karina at tuloy-tuloy na yun. Vince G, 2 kills from the start, and right after that, it was just Panha going in clash after clash. Yun yung maganda sa Karina eh. Papasok ka lang. Pag low health na lahat, pwedeng-pwede ka humabol. At the same time, I believe it's going to be a semi-tank Karina. So, hindi mo talaga rin siya mababurst agad-agad. So, I think this is one of the recurring metas ngayon, the tank Karina. Grabe nga yung Karina, no? So, si Panha, bigla-bigla siyang lumalabas. Although, yes, he comes late, pero he comes in just to at least get all those skills, secure it because of how effective as an assassin she is. Grabe nga talaga yung burst na ipinapakita ng Panha dito, and he's not stopping getting all those farms up. Pero let's not forget, Impunity KH, they still have OP with that Nathan. Kahit papano, if Impunity KH managed to hold down their defenses, makapag-farm itong si OP ng magandang item that will help them at least fight for the defense, no? So, tamang zone in lang from Deja Poipoi. Hayaan mo si OP makapag-farm ng buffs and then get all those skills from the base. Man, they can turn this around. Pero as I'm seeing it right now, DJ Quantum, parang ayaw nilang hayaan mangyari yon because they wanted to start strong in this first game because this is the knockout stage after all. Talagang kailangan nila humataw kung humataw eh. Oo, talagang humahataw eh. And yesterday, they actually did
they did well. Pero yun lang nga, syempre group stages, tansyahan, pero dito na, sabi na lang dito ni Purity, sige, kunin na lang natin tong tower onto the bottom side. Four members, at hindi na rin yun dinefend ni Wadu. It's going to be an unnecessary kill on the side of DG Quantum habang ang ating Sakura nagtatrabaho lang din sa top lane. So, equal trade-offs for both teams, but DG Quantum, apat na yung kanilang towers na nakuha. Pero look at Boom with the Detonas. Welcome, pero manghuli ulit ni Nadja. Look at the hard card out to Panha. Goes in for the engagement. Ouch. Look at me, I am offended. Maganda, pero naku, na-burst kayong lahat ni Valentina aka Sakura. At ngayon, OP on the run. OP, mag-isa ka lang ngayon. Hindi ka OP. Ngayon, Jinkang, Panha, three members of DG Quantum. Legendary pa nga dito ngayon si Panha. And now, they are going for the Lord. And Vince G, this is a different DG Quantum na nakita natin. Not like yesterday. They always have a slow start. Pero ngayon, parang sobrang fast-paced with this Karina. And it's actually really nice to see. Kumbaga sa mga DG Quantum, patikim lang yung kahapon eh. Parang trial lang kami. Nagtatrial lang kami at ngayon DG Quantum even invading the red side, the red buff dito ng Impunity KH. They have the Lord also on their side, not yet a Luminous Lord, but Impunity KH on the full defense. Ang hirap lang din na masabi ko, actually sabi ko Vince G kanina, sabi ko, sino yung nag-I am offended? Yung Impunity ba or DG? Yung para na kopya ni Sakura, yung ultimate ni Senpai. Ang tindi. Actually, I can sense this na, I can predict na matututo ang Impunity KH dito. They will respect this Valentina. Ang nirespect kasi nila is yung mga comfort picks nitong DG Quantum. But of course, na-open nga yung Valentina. And I think, yun, DG Quantum just utilized it. In-abuse nila kung paano gumamit ang isang Sakura ng isang Valentina dito. And it worked out really with their end. Nako po, Boom just trying to play defensive here with that Barat. Samantalang hinahalap ng Impunity KH ang opening dito, samantalang yung Lord tumatrabaho lang, pero tinatrabaho sila ng Impunity KH. And now, they have to rotate or else the Impunity KH can defend this turret. Oh, pinasukan na tanang isa dito. Panha just went in. Sinong susunod? Order of cancel. I think I've seen it, pero look at the turret being punished. Grabe, the cancel coming in from this team at hinahabol lang nga ni Senpai. Oh, naku, ano nangyari doon? Boom! Just punishing! And of course, Impunity KH, pumapalag pa nga on the defense and Panha is on the run. He got the immortality, take note. Pero Dacha is just there, nalulusaw kay Deja. Boy, what is happening to DG Quantum? Wadu, running low. Where are you going? Hinahabol ni Deja Boy. Pero Feathered Airstrike in your face, boy! Saan ka pupunta? Panha is the only survivor in that casualty. But Impunity KH, Kim, they are really, really strong on their defense now. Yep. Ito yung maganda eh, with the composition of Impunity KH. They have the sustain. Tapos ngayon, kahit papano, in the 12-minute mark, going to the mid to late game, nafe-feel na natin yung power spike, especially ni Deja Poipoi and even ni OP getting in two towers in the middle lane. Although DG Quantum, they has the lead. So ngayon, yung malaking tanong is, ang hirap na ni Panha makapasok kasi nandito si Boom, taga-front dito for the side of Impunity KH. So, the biggest thing for, or the biggest factor para sa DG Quantum na mapanalo nila yung clash, take out OP, take out Deja Poipoi. Sila lang naman talaga yung main damage dealer, and after nawala si Deja Poipoi and OP, magiging madali na para sa kanila. So, I think that is the winning condition for DG Quantum. And for Impunity KH, right now, we can see the heal ng kay TYY. Nandun na rin eh. Nandun na yung sustain. So, yung kailangan nila gawin, alagaan yung kanilang damage dealers. At the same time, Boom, all he has to do is frontline for the side of Impunity KH. Kaso lang, ang hirap din mag-frontline dito. Pwedeng-pwede kasi niyang pwede kopyahin rather ng DG Quantum with Sakura's ultimate. Either yung ultimate dito ni TYY or perhaps, yun nga kanina, ultimate dito ni Senpai. So, biggest question now is, pag nag-force ng clash, sino kaya mananalo? Kasi right now, Impunity KH, they have the sustain. They already have the tankiness. They also have the power spec na naramdaman na natin. So, ngayon, 7 towers down for DG Quantum habang Impunity KH naman 4 towers down. 20 seconds bago mag-spawn ng ating Lord. So, yun lang, DG Quantum, take out the main damage dealers here for the side of Impunity KH. Ibang klase dito ha. Kahit ang lakas talaga ng simula ng DG Quantum on this game, Impunity KH, they wanted to at least punish DG Quantum. Kung malakas kayo, mauumay kayo, kakadepensa dito, no? Nahihirapan na maghanap ng butas ang DG Quantum dito, but
I think they're gonna work out on this Lord. Mm-hmm. And the Lord is now their objective. Immunity KH knows this, pero will they make it? And they wanted to start a fight right now. Although nakuha ka ni Lunok sa Lord, pero sisimula na ito ng Immunity KH at ni Lunok, they boom! Iniluwa! Oh, and then the airstrike is there! Wala ko na lusaw na si Sakura, wala lang tiga kopya. They deploy point, nakuha si Nadja and Wado. Sinasaktan mag-isa. He will be flickering out to safety, pero si OP wanted to chase them so bad, forcing VG Quantum into their face. Quarantine pa nga yun, Lords. Nasaan na yung Lord? Hindi sila tinulungan. My God! Grabe yun, Kim! Grabe talaga ang, kumbaga, parang crowd control na gagaling sa Impunity KH. Yun yung malaking factor para sa kanila. Yung I am offended flicker combo ni Senpai. And at the nick of time, pinasok ni OP ang kanyang entropy. Tapos meron din feather airstrike. So maraming burst for the side of Impunity KH. So in terms of trades ngayon, mid to late game, magpapower na ngayon sa Impunity KH. Habang DG Quantum, nasa kanila yung lead, yes. Pero all they have to do, assassinate OP. Assassinate Deja Poy Poy. That's the main thing. Or perhaps, kahit even si Senpai na wala sa equation, mas okay na rin yun eh. So, ngayon, DG Quantum, mas mahirap na maghanap ng opening. Not like earlier on, wala pa masyadong item. So, ngayon, it's more of the clashes. Sino kaya ang makakuha ng favorable trade? Pumasa nga dito si ating Jinkang with the hard card onto Wado. Going in for TYY dito yung mga dalawang members. Hana, Wado, pero Sakura, nahuli pa nga doon ni Senpai. At ngayon, on the full retreat dito yung DG Quantum 1-4-none trade in favor still of Impunity KH. At kung patuloy-tuloy ito na ginawa ng Impunity KH to get those single target pickups, to get those crowd controls, isang I am offended, isang burst lang from Deja Poy Poy and OP, it's gonna be Impunity KH who will seal the deal for this. Possibly seal the deal. Not yet, not yet final. And guys, mind you, this is the knockout stages. It's very important to actually win all the games. Nasa niyo yung momentum. And ngayon, DG Quantum, it looks like umiba yung tempo ngayon. Pumunta naman sa Impunity KH. Na-pop up na nga yung atropay dito. Nandito si Boom with a Totas welcome. Wala siyang flicker dito na. Oh, na-burst out pa kasi dito si Panha. Pero may heart card from Jinka. But still, may immortality from Panha. Naka-survive! But just for a little bit. But look at that! Nandito yung immune. Nandito yung hinahabol pa nga ni Senpai. But that's still too much. But look at Sakura. Na-copy na nga ang ultimate ng ating OP. So this is gonna be big for DG Quantum. Sakura, kailangan lang niya mag-select ng proper ultimates to copy, and right now the minions are slowly pushing in. Makakahabol pa dito yung Unity Game. Ako na, may hello kaya. Yung minions ha guys, kaya naman kaya, kaya. Napansin naman nila guys, kaya oo, kasi gigil na ngayon yung Unity eh for the clashes. Totoo. Ay, ne, hinintay lang talaga nila mangyari yun, Kim eh. No, the winning condition, although yes, nahirapan si Nathan maka-farm up dahil nga sa pressure ng DG Quantum. Sige, let's play defensively. And from there, let's try to farm up kills and then break their momentum slowly. Ngayon, napansin nila na yung Quantum medyo umay na. No? Medyo lang naman, pero pumapalag pa. And they use that as an advantage in order to turn the tides around. And we can see the slowly, Impunity KH slowly coming back from this game. They are pulling off an even fight up against DG Quantum. And DG Quantum, they need to be careful or else one mistake coming in from DG Quantum, yeah, it's going to be Impunity KH game. And this is the wonders of MLBB. If you manage to at least have the momentum in the early game and then the enemy just took advantage of your misplay, then it will be their game. It will be Impunity KH that will have the lead in the first series. So, ayaw nila mangyari yon. They wanted to start strong in this game because first game decides a lot for this. It controls the tempo of both of these teams right now. And as you can see, Impunity KH, they wanted to go in. Hindi nila alam na si Pana nagpapanggap na plantito rito, nagpapanggap na damo, pero eto na yung Lord. This is the objective. Magtatumbling na lang damo na. The both of these teams wanted to compete with each other. No? So, Kim, ako, excited na ako kung anong outcome dito sa ating Lord Battle na which will happen mamaya-maya lang, ha? Ayan, ito na naman. Classic DG Quantum. Ang daming members na sinasend nila dito just to take in the objectives, which is kind of given. They're a very team fight oriented kind of team. Pero baka yun din yung maging laso nila kasi ang daming crowd control dito. There is Boom. There is also Senpai that can go in for the I am offended. Nandito na nga ang I am offended. Nandito na rin yung heal from TYY. But look at our OP with the entropy. Nako, hindi rin natin alam. The shutdown to auto-death. And that is what DG Quantum needs. Para goes for the final touch. Si OP, ano lang, ito na dito, make that a double kill. Will that be a triple
double kill for Pana. May immortality rin dito ang ating bombs, pero siya pa rin ang mahuli doon, and with 4 members down, si TYY na lang sabi dito ng GG Quantum. Sige, let's go for the base, wag na Lord. Sige, abulin mo yan, Jinkang, abulin mo yan, wag mong pauwiin, nagtitipi pa nga doon. And I think this is it with that amazing clash, or that final clash. It's DJ Quantum taking in the first game of this best out of 5 series. Victory! Napakagandang simula for DJ.